Hello guys, for today's video, pag-aaralan natin kung paano gumamit ng stonewall attack sa white at yung example ng middle game strategy niya. So bibigyan ko lang kayo dito ng isang game o dalawang game na sample kung paano umatake yung stonewall. So simulan na natin. Ang stonewall kasi, setup opening siya. So yan, yung D5. Itong game na i-analyze natin, laro siya ni Henry Nelson Pillsbury tsaka James Morhan sa Hahnham. So E3, yan yung ano, mga paunang tira ng Stonewall. Tapos ang kalaban natin dito nag E6. Ang signature move ng ano, ang signature move ng London is Bishop D3. Nag bishop d3, tapos knight f6, tuloy pa rin sa tira ng f4, yan, nag f4, develop lang din siya ng bishop d6. So ang ano kasi, ang stonewall kasi meron yung c3, knight f3, tapos castling para mabuo na yung structure niya. So dito knight f3, b6, castling din yung itim, c3, tapos nag c5, nag knight e5 yung white, queen c7, so knight d2, knight c6, so nagde-develop lang sila. Nandito na tayo sa standard position ng London system. So kapag tapos ng tirang knight c6 dito, ang tira na ng white, rook f3. Dito sa rook f3, tumira lang ng bishop b7 yung kalaban. Then rook h3. Dito sa rook h3, tina-target na nila yon, yung h7 na square. Pero ang ginawa lang ng black dito, kinain to, tinuloy ng white yung atake niya. Bishop takes. Pagka nag king h8 yan, bishop d3 lang ang tira. Ngayon, ginawa ng black, kinain niya yan, tumira ng queen h5 yung white, threatening to capture yung knight. Tapos nag rook fe8, niluwagan lang, kinain na, and then king f8. Tapos kumain dito yung white. Kasi yung e5 na to, op, yung ano na yan, yung knight na yan dyan, kapag kinain ng bishop yan, kakainin lang ng f pawn yan. So ang last move natin is king f8, e takes d4. Ngayon, ang tinira niya f6, pinapalayas yung kabayo. Nung pinapalayas yung kabayo, imbis lumayas, lalo pang umatake, knight g6, king f7, tapos tumira lang ng rook g3. Tama yung pinakita ng computer kanina, may kain dito, ano, threat yun. Kaso nga lang, may kabayo pa rin. Tapos dumipensa lang rook g8. Tumira ng knight f3. Knight e7, knight fh4, nag knight takes g6, nag knight takes g6, tumira ng bishop a6. Siguro yung bishop a6, titira yan dito ng bishop d3 para may threat doon sa g6. Okay, bishop a6, tumira lang ng bishop d2, queen c4, rook e1, queen takes a2, knight h8, ayan na, naking f8, queen g6, pinakain yung kabayo, pero sunod-sunod na atake na to, queen takes g7, king e8, rook takes e6, king d8, ayan na, rook takes b6, tama siya, king c8,
C6 check. King D8. Queen C7 check. King E8. Rook E6 check. Walang magawa. And then Queen G7 check. So, i-review nyo lang yung laro. Makikita nyo na sa opening, kapag ka nag E6, mabubuo mo yung idea ng Stonewall attack. Ayan. Yan, mga yan position na yun na naka D4, E3, Bishop D3, F4, Knight F3, C3. Yan yung pinaka-formation ng Stonewall. Ngayon naman, yung continuation niya, kailangan mo mag-Knight E5. Yan. Mag-Knight E5, Rook F3, para umatake sa king side. Okay. So, para sa isa ko pang sample, titingnan natin kung may lalagay ko siya. Bukas tayo ng internet. O kahit wag na, ulitin ko na lang, new board. So sa new board ko, meron akong naging laro kasi kanina. Ano siya? Nag D4 ako noon. Ang kalaban ko doon is si Kageyama. Tapos nag D5 siya dyan. Ito, kung nakuha ko lang yung game. So, papunta na ako sa game ko. Games. Nag E3 ako sa kanya. Nag E6 lang siya. Nag Bishop D3 ako. Knight F6 lang siya. So, kung maaalala nyo, ganito yung nangyari kanina na sinample game ko. So, naaalala ko kung paano to atakihin. So, nag F4 ako. Kaso nga lang, tumira siya nang wala sa inaral ko na Knight E4. Wala yun kanina sa unang video. Ang galing nung ano, computer, no? Pinapakita niya kagad yung threat na may Queen H4. Kaya tumira ng Knight E4. So, para ma-prevent yan, tama yung tira ko. Tumira lang ako ng Knight F3. Tapos, nag B6 siya. Nag-castling ako. Nag Bishop B7 lang dito si Kageyama. Nag C3. At nag C5 lang sa akin si Kageyama dito. Si Kageyama, si Team Pakumyo po yan. Shoutout po yan. Katim ko po yan sa MYCC, Mandaluyong Youth Chess Club. Yan. Tapos, dumiretso ako sa attacking Knight E5. So, pinapakita sa akin ang galing ng ano ng chess base, no? Meron siyang pinapakita sa akin na pwede pala ako mag-Bishop D5 na kasunod. May atake kagad sa king. Magandang tira. Kaso nga lang, tama yung tinira ni Tin. Nag C4 siya. Threatening to capture my bishop. Binaba ko lang. Para yung diagonal ng ano, hindi mawala, pero meron pala akong tirang Bishop A4 mamaya, ano? Nag E6, at yon tumira siya ng blunder. Kahit na may threat na kain, dyan na po natalo si Tin, dahil may Queen H5. Imbis na mag G6 lang siya sa posisyon na to, pinili niyang mag King E7, tapos na Queen F7 ako. Nag King D6, tapos kinain ko na po yan, nag-resign na po siya. So, sa tingin ko, may halong swerte na rin po, pero may plano po kasi yung Stonewall attack na kumain, na umatake sa kingside. So, salamat po sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share at subscribe po sa channel namin para lumago po ang ating channel na Emmanuel Villa Chess Learnings and Tutorials. As of now, meron na po tayong
Tantanan! 158 subscribers. Salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sana po mas lalo pa po dumami yung mga subscribers natin. Marami pong salamat. This is Coach Eman, Kuya Eman, kapatid nyo, kaibigan. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod nating video. Paalam po. Bye!